itago mo? Buo na siya. Pwede na ulit siya lumipad. Selfie tayo? Sige. Selfie! Yes. One, two! Minsan talaga, ikaw lang makakatupad ng wish mo. Dito naman, dito. Sige. Ganda nito. Isa pa. What's up, guys? So, and for today's vlog, since marami ang mga nagtatanong sa akin regarding sa aking ex na si Alvin, and also mga lalabs, and today, since marami ang mga nagmimahil sa akin kung ano ba talaga ang relasyon namin dalawa, so today's vlog, mga lalabs, ay ikikwento ko sa inyo at i-reveal ko sa inyo ang relasyon namin dalawa. Ano, so mga loves, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, I am inviting everyone to please subscribe my YouTube channel and please don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you! So, what's up mga loves? So, yun. So, actually, magiging emotional ako nito eh. So, pasensya na kayo mga loves ko. Medyo iiyak ako ha, kasi medyo magiging emotional ako eh. So since first po 2011 when I earned my first million pesos po, so I decided na magtayo ako ng ano ng spa dito sa Bacoor, Cavite, at nakapagtayo din ako ng bahay dahil sa pagiging P-star. So 2011 nakilala ko si ano, una muna nakilala ko si Marvelous Pascual, ang una kong boyfriend sa tanang buhay ko. So now I am 38 year old and si Marvin noon mga all of my doubt suddenly goes away somehow one step close. So naging kami ni ano, so naging kami ni Marvin Pascual March 2011 hanggang March, April, May, June. So tatlong buwan lang ang era namin jahe kasi ano, yun na nga dahil sa tinatawag natin walang forever. So hindi na ako na simula noon, hindi na ako na in love noon, and 2013 sabi ko sa sarili ko, sabi ko gagawa ko ng kakaibang bagay. So year 2013 naisip ko yun, nag-audition ako sa international si Charlie Diaz, kung makilala nyo. Yun yung una kong P-movie 2013. So kasagsagan no, nakilala ko na rin si Alvin. So nung time na yon si Alvin nasa gym ako noon. So sabi ko, bakit tingin sa akin tong lalaking to? So of course hanggang sa lagi kami nag-uusap, lagi kami hanggang sa tinuturoan ko na siya mag-gym. After noon, so lagi na kami nag-uusap. Everyday sabi ko sa kanya, ano gym tayo, sabi ko ganoon sa kanya. Ano, gusto mong sumabay sa akin sa gym? Hanggang sige, oo lang siya nang oo, lang oo siya nang oo. Tapos hanggang sa nagkakakilala kami, hanggang sa ano, tapos one time na nag-hotel Sogo kami. Ano yun, tapos basta ano, hindi na mabilang kung ilang beses na, pero wala pa kaming ano noon, wala pa kaming talaga. So one day sabi niya, tinatanong niya ako kung may boyfriend na ba ako. Sabi ko wala. Sabi niya, ah okay. So wala na, may ano ko lang yun. So since parang tingin ko parang ang caring naman sa akin ng lalaki, sobrang bait niya talaga. So nung time na yun, 16 year old pa siya, sobrang batang bata pa siya. So sabi ko, ang bata pa nito, baka mamaya ma-ano ako, baka mamaya ma-child abuse ako. So
Sabi kong ganun. Okay, sige, oh, bahala na to. So, hanggang sa, yung mga time na yon medyo yun na, since natanggap ako sa international na, ano, na si Charlie Diaz, sunod-sunod na rin yung ginagawa kong movie noon. And, pagkatapos, yun, tapos tinatanong niya ako kung may boyfriend ako, sabi ko wala akong boyfriend. Until one day, parang sabi ko, alam mo, in my, kasi nung time na yun, 23 year old pa ako noon eh. So in my 23 years of existence, sabi ko, alam mo, first time kong main love talaga. Dahil ang first boyfriend ko si Marvelous Pascual at sumunod siya. So hanggang yun, so nang time na yun, 16 year old na siya. So naging kami and... Yun na, tinatanong niya ako kung anong trabaho ko. Sabi ko, meron lang ako mga ano, hindi ko sinasabi yung totoong trabaho ko. Until one day na laman niya at nakita na niya yung mga ano ko na, ah, ito pala yung trabaho. So, tinatanong niya kung anong trabaho ko. Tapos, nalaman niya na yung international B-movie ko, yung kay Charlie Diaz. So, parang nahiya ako sa kanya dahil yun niya, bata pa siya noon. Tsaka, of course, ayoko siyang... Dahil siyempre, di ba, bata pa siya. So, ibang pag-iisip niya. So, pero nung malaman na niya yun, alam mo, yung sinabi niya sa akin, ano ka ba, nakilala kita bilang si Jason, so mabait ka naman, at caring ka naman, so ako, ganoon din naman ako sa'yo, so kung kahit sino ka man, kung ano ka man, mamahalin kita. So, yun yung sinabi niya sa akin. So, pagkatapos nun, year 2017, so nagkaroon ako ng 3 years contract kay Vic Fabe. So yun na yun, tapos medyo ano, parang sinasama ko siya, so hanggang sa lahat ng mga racket ko sinasama ko siya. So sabi niya, wala daw siyang pera, kailangan niya ng medyo malaking pera. So one day, sabi ko sa manager ko na ano, parang yung boyfriend ko gusto niyang magka pera. Sabi niya, sino bang boyfriend mo? So pinakilala ko siya. So yun na, tapos isa sa mga director ng ano sa ABS-CBN ang kumuha sa amin dalawa. So nung after nito mga labs, meron kaming video no na nasa Okada kami. So yun yung next na ipapakita ko sa inyo. So nung pag-uwi namin, nakauwi siya no ng medyo malaking pera na sa 20,000 mahigit. So parang nagulat siya at ganito pala kalaki ang perang na ano niya na-receive niya. So parang naging interesado na siya. So parang kinukulit na niya ako. So yun. Yun, nung nasa Okada na kami, so nung makita ko na ano, yung makita ko na dahil niya, di ba, may racket na kami yun, nasa Okada kami. So nung makita ko nakipag, alam mo yun, first time ko sa tanang buhay ko na ano, alam ko naman yung kung anong trabaho ko eh. So nung makita ko siya na nakipag, alam mo yun, nakipaglaplapan, nakipag-sex sa ibang lalaki, sa ibang tao. So parang nasaktan na hearts ako, so parang nasaktan ako kasi ganun pala yung feeling na alam mo yung mahal mo yung isang tao tapos makikita mo silang dalawa dahil lang sa pera. So nasaktan ako noon, tapos ginaway ko siya noon. Sabi ko parang basta pinagmumura ko siya, pinagsusuntok ko siya, asa ginulpi ko siya nung time na yun eh. So ginulpi ko siya noon, sinuntok ko noon, tapos ano bang sabi niya, trabaho lang, walang personalan. So yun na yung first time na parang nasaktan talaga ako. Hi, manager, listen to me. Hello everyone. Boy, kami lang sa Okada Hotel. So until na since naka 3 years contract ako kay Big Fabi, so
since sabi niya na ano po, okay lang ba nasasama ako sa mga ano, okay lang ba nasasama ako sa ano mo, sama ako sa recording, sama ako sa mga project mo. So since medyo nagkaroon ako ng Cherry Mobile ng commercial, naging hotel, okay, so butil, so nagkaroon ako ng ano sa Hotel Sogo, tapos may perfume pa akong ano ini-endorse. So, sinasama ko siya sa mga lahat ng mga racket ko, pati yung nagkaroon ako ng maraming mga pelikula, mga indie-fans, sinasama ko siya. So, hanggang yun, so parang hindi na ano, hindi na healthy para sa akin na ano na magiging kami, dahil sa totoo lang, kapag mahal mo yung isang tao, wala ano, tapos kapag nakita mo na ano, nakita mo na makipag sa ibang ano, so parang masasaktan ka pala talaga ano. So kaya till now, sabi ko sa sarili ko, ayaw ka talaga magmahal, never na ako magmahal. And kung mapipiliin ako kung anong mapipiliin ko, ang isip mo ang puso, so mapipiliin ko yung puso. So yun na mga lalab, so until na pinakilala ko na siya kay Boss Fabi, so yun, nagkaroon siya ng kontara dun sa kanila, so hanggang sa pinagdatayuan niya ako, parang ganoon. So din malaki yung talent namin, malaki yung talent namin kay Boss Fabi. So sabi kong ganoon, oh sige, hanggang sa natatago kami. So sabi ko sa sarili ko, sige, so since mahal ko naman siya, so sabi nila, kung mahal mo yung isang tao, just let go and tulungan ko na din siya. So yun na, nagkaroon siya ng maraming project kay ano, kay Boss Fabi, tapos pinagtatayuan na niya ako. So until one day, nagsorry siya sa akin, sabi niya ano niya, until na mahal pa rin naman niya ako. Pero naisip ko sa sarili ko, sabi niya pwede ba bang maging kami? Sabi ko wag na lang ano, kasi alam ko rin naman na meron siyang girlfriend nung mga panahon na yun eh. So meron naman siyang girlfriend. So sabi niya, alam, okay lang ba sa'yo na ano, na magi tayo pa rin, tas may girlfriend siya. So sabi ko, hindi ano, mas better na mag-focus ka sa isang tao. So alam mo, sa totoo lang, kahit kung mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat or hayaan mo siyang maging masaya siya. Yun lang ang nagiging feeling ko na just let him go. Pero friends pa rin kami. So for now, si Alvin ay kasal na po siya sa kanyang girlfriend, and still now nagkikita pa rin kami, friends pa rin kami. So ngayon, nung nakita ko yung girlfriend niya, so namasaya na ako na. Sabi ko sa sarili ko na, ah, okay, so dati nasasaktan ako, pero ngayon, so parang sabi ko sa sarili ko na, ang sarap pala ng feeling nun na yung taong minahal mo, no, nakakatagpo na rin ng magandang, ano, ng magandang taong, ano, yung talagang, kumbaga, hindi siya para sa bakla, kundi para siya sa babae. Kasi si Alvin, sobrang bata pa, tas mabait naman siya, sobrang bait niya. So, dahil nga sa ano ko, sa kung anong, kung sino ako, so yun yung nagdala na okay, ako yung mag-adjust. Kasi of course lalaki siya, lalaki din ako, so hindi, alam mo yun. So sabi ko, gusto ko makita in the near future na magkaroon siya ng anak, sabi ko ganun. So yun. So for now, sa mga tanong niyo po kung asan na si Alvin ngayon, so si Alvin po ay kasal na siya at mayroon na siyang asawa. So masaya na siya ngayon. So sana itong video na to ay magbibigay sa inyo ng ano, ng inspirasyon na huwag niyo nang guluhin si Alvin dahil hindi na siya makita, dahil kumbaga i-let go na natin siya, or huwag niyo nang itanong sa akin kung anong Facebook niya at kung anong ako anong contact number niya, dahil si Alvin masayang-masaya na sa kanyang asawa. Thank you po. That's all for our today's vlogs, mga lalabs, na Jason Lee and Din story. So by the way po, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, so inimbitahan ko po kayo, mga lalabs, sa aking mga followers ng aking Twitter account. Please
subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. And also mga lalabs, kung may pangarap ka sa buhay mo, gawin mo lang ito sa legal na paraan dahil minsan talaga ikaw lang makakatupad ng wish mo. Thank you po.